Hey, mga bossing. So, andito ngayon tayo sa bagong talent ni Mangku. So, tuturuan niya kayong mag-crimp. Ito ang tinatawag na network crimping, mga bossing. Ito yung mga data cable na ginagamit po natin sa inyong mga computers at ilalagay sa inyong modem para makakonect po sa internet. Ang tawag po dito sa gagawin niyang crimping ay conventional cable. Ano po, kasi meron iba't ibang klase po yan. Merong cross cable, merong ganito, ganyan, etc. Yung iba, no, medyo hindi ko matandaan. Pero ito po yung conventional. So, Mangku, ano po yung color coding para malaman nila? Yung tama. From left to right po tayo. White, orange, white, blue, white, green, tas white. Brown. Dahan-dahan po. Dati kasi, cross ang nilalagay ko, white, green. Huwag mo na paliwanagin dati. So, yung proper po, yung tama ay, from left to right po, orange, blue, green, brown. Orange po ang unang color. Then, after orange, white, blue. Ha? White, blue. White, blue, and then, white, green. White, green, and then, white, brown. I see. So, sa kabila pong dulo niyan, ganun din po ang color coding. Yes. So, pakita niyo po sa kanila kung paano mag magkabit ng RJ45. 60+ hectares. Tapos, yan. So, yung pag-cut, ganyan. Gano po kahaba yung, ano? Kahit gaano kahaba. Hindi, dapat merong, ano yan, talaga na haba. Basta tantsahin lang kung makakapasok doon sa RJ45 mismo. Lagyan mo ng boot, madam. Asan yung boot? Para malinis. Yan. Baligtad po. Yan. Hindi kasha. Kasha po yan. Again, yung proper color coding po. White or green. Pakilakasan, madam. White, orange. And then? White, blue. Di ba ano yan? May white, orange, then may orange na solid. So, ang una po ay ano? White, orange. White, orange. Ang kasunod doon, dapat yung solid color. Okay, sige. Para hindi sila mahirapan masyado. Yan. Magkakadikit naman yun eh. So, dapat po gaganyanin nyo siya. Pakita mo, madam, yung... So, ganun din ang gagawin nila sa kabilang dulo. Ano? Okay. Iiwasan din nila yung sobrang haba yung wire para pasok yung pinaka itong pinaka tawag dito? Kable. Hindi, yung kable, yung nasa loob yung wires niyan. Yung balo, yung insulation dapat pasok doon sa RJ45. Muntakpan. Lang. Paano mo sa kanila? So, niligay mo na ba? Kailangan pinatulan niya po. Okay. And then? Then, isisip mo siya. Doon sa mismo RJ45. Yan. Papasok naman din yun sa, ano yun, no? Sa corresponding na ano niya, terminal, no, madam? Basta't pantay lang. Ito, master mo na. Nung nakaraan, ayaw mo yan. Basta't kailan diretso. So, pag tinusok nila yan, papasok doon sa mga terminal nila. Automatic na. So, once na napasok, ano pong gagawin, madam? Ikikrimp mo na siya. Hindi, krimper yan eh. Ikikrimp nga, oh. Anong sukat po niyan? Basta yun na yun. 8P. Okay, ayan. So, ganyan mag-crimp. Pag narinig niyo yung click sound, matik na po ba yun, madam? Yes. Tsaka mo ngayon ibaba yung boot mo. Diba? Baligtad po, madam. Yan. Para malinis. Ganun din. So, sa kabila po, yung kabilang dulo yan, ha, mga bossing. Ganun din. Ang color coding ay ganun din. Para hindi kayo masyadong malito, basta yung, kasi may, ano yan eh, dun sa LAN cable, merong mga combination ng kulay. So, yung pagka sinabing white-orange, ang kasunod po nun ay yung solid color niya.
Kala nyo lang sa una nakakalito ang color coding, pero hindi po. Kaya nga yan ginawa ay para kayo ay mas kumbaga maging simplified. Hindi kayo masyado mahirapan. Okay, ganyan. So, importante talagang pantay siya, no, madam? Madam Mangku? Pagkatapos, ah, pinatulad niya ba? Explore mo rin yung inyong crimp. Ah, anyway, ginagamit po natin ang ating Tolson crimping tool. Yan po yung ating review. Ah, in-unbox at in-unpack dyan sa ating isa sa mga video. So, syempre, ito, nagagamit na natin. Ah, pwede na nating sabihin kung okay ang performance ito or hindi. Di ba po? Mahirap mag-review ng kabibili mo lang. So, ayan. So, ganun ulit. Kung anong ginawa niya kanina, uulitin lang natin. Siya lang pala. Ba't ba ako sumasali? Yon, hintayin yung click sound na yun. Ibig sabihin, nag-lock. Test mo na. Kaso, hindi mo siya nalagyan ng boot. Okay lang. So, na yung tester? Okay, so, ano pong tawag dyan, madam? Yan, sa hawak niyo na yan. Ito. Ano po ito? Paliwanag mo sa kanila kung ano yan. Cable tester. Mm-hmm, cable tester. Para saan yan, madam? Tester ng cable. Eh, para yan, yung masigurado nyong tama yung pagka-cream. So, paano mo malalaman, madam, kung tama? Hmm? Patayin nyo muna. Patayin nyo muna. Hmm? Okay, so, enough. Inon. Para malaman nila. Tablet talaga. Hindi, wait lang. Ito yung sa dati. Wait lang. Para malaman nila na ito ay gumagana ng maayos, ano po ba dapat ang mangyayari? Uh-huh. Ha, madam? Ay, itong kable na to, may ano, no? Ay, kasi naman, madam, tignan mo yung mga wire mo. Pinaliwanag mo kanina, di ba? Dapat, ayun, no? Walang ganyan, no? Hindi siya nakapasok, eh. Excited ka masyado. Ayun o, ito na lang yung ano natin. Okay. Asan yung ano mo na? So, sablay finish po. Finish product. Sablay po itong. Kakaya. Yan ang finish product. So, ito yung kaninang kinrimp niya. Pero ang galing, no? Yung actual video, sumablay. So, okay, mga bossing. Yung use naman ng ating ng cable tester. Hindi lang para to sa LAN, ha? Marami kayong hindi lang dun sa configuration ng ano ng conventional LAN cable, ito matetest. Marami pa pong iba. Gaya ng, ewan ko, hindi po. So, ayan, hasalpak yung isa dun sa kabila. And then, yung kabilang dulo po ay dapat po pag magtetest kayo, naka-off yung tester nyo. Ito po, hindi kayo mamaliin ito. Pag talagang hindi siya pumalo dun sa sequence na kailangan, ay mali po ang inyong pagkakakrimp. So, bigyan pa natin ng isang chance si Madam Mangku kung makapag, kung mapaperfect niya. Pero ito, gawa niya to eh. So, ayan. So, once na secured nyo na dun sa ating cable tester, i-on nyo po. So, dapat, ayan. Nakikita nyo po yung sequence. Dapat sabay po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Dapat po ganun. Ayan, siguradong good na good po yung cable na yan. Yan po ang trabaho nitong cable tester. So, para naman sa magtatanong, eh, paano kung nasa kabilang dulo ka na nag-crimp at malayo? Ay, natatanggal po yan. Ayan. So, kahit ilang metro po yung inyong pinutol na wire, at ako ay nasa kabilang building, at siya ay nasa kabilang building or sa ibang floor, ayan po. Makikita natin sequence. Di ba po? Malaking bagay po ito na meron tayo. Hindi tayo mag-aalitsyamba. So, syempre, baka may magtanong dyan. Paano nga po, nasa kabilang floor ako, kabilang building, paano natin matche-check yung sequence? Eh, syempre po, kailangan may radyo kayo. Automatic na po yun. Alam nyo na, may mga piloso pong comment minsan. Pagka nasa mga industrial work area kayo, kailangan po meron kayong radyo. Yun po, ano? So, okay po mga bossing, pagbibigyan natin magkikrimp siya ulit. At kailangan itest po ulit natin to. No? Kailangan mag-perfect na po yun. Nakakahiya, 10 minutes na yung video mo. Sablay yung un. May ano yung kable na yun, ano? Baby? Kable talagang. Kasi doon ka nasira eh.
Actually, naka 30 pirasong RJ45 siya ron. Tama naman yung pag-crimp mo kanina. Tsaka huwag ka rin ma-relax. Be sure na talagang nandun sa mga terminal. Gaya ng sabi ko kanina, ipasok mo pati yung insulation ng wire. Higitin mo pa. Yan mga bossing. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Tapos yung kabila lang ang may boot. Yung kabila wala. Huwag mong madaliin. Siguraduhin mong nandun siya sa mga yung mga brown, ano na yan, bronze na yan. Yan yung pinaka-terminal niya eh. Madam Mangku. Siguraduhin mong nandun siya. Gidin mo. Yan. Sige pa. Kahit nga putulan mo pang maiksi yan. Putulan mo. Kailangan bossing maka-perfect siyang isa bago natin end yung ating video. Nakakaya naman sa inyo, nag-tutorial siya tapos sablay. Kasi madali mag-crimp, idiin mo mabuti. Layo oh. Okay. One man down. Boot. Hindi na po siya nagsasalita ngayon. Napahiya siya kanina sa isang kagli. Nagko-concentrate siya. Kasi kanina po, nung nakapag-crimp siya ng mga bagong wires, wala, hindi ko siya pinakailaman eh. Minsan ganun talaga eh. Ituro mo na isang beses, tas hayaan mo siya. Mahirap yung sinusupervise pa minsan. Okay. Combination ulit, madamang ko. White orange, white blue, white green, white brown. Yan. Wala bang pink dyan? Red meron. Sino si red? Yung lab mo? Yee! Kilig-kilig. Pawis na pawis po siya mga boss. Wala kasing electric fan. Eh kasi nilayo ko dahil para hindi maingay yung video mo. Okay. So siguraduhin mo naman para hindi ka umulit. Again, pantay-pantayin po. Putulin. Kailangan niya ng maganda-gandang pasensya. Pantay-pantay na po ba? Kita niya yung cutics niya. Wala na nga. Wala na, palinis ka na bukas. Bawal mong palinis sa Thursday and Friday. Pag na-murder niya, isang taong sugat yung ano, murder. Eh, ganun mo nga yan. Yan na. Akalain mo na mukhaan mo pa yung kabling sira ah. Yes, kasi meron siyang ganyan. Ay, yan yung kinabit doon sa pisonet mo. Yan. Yee, dikit mo. Layo oh. Ba't nakabuka? Yan. Kasi actually may guide naman yan eh sa loob eh. Pag pinasok mo yung wire na yan, papasok sila doon talaga sa kanya-kanya nila ang terminal. Tapos ganyan pa, diin mo mabuti pag nag-lock tsaka ka mag-crimp. Tapos huwag mong hatakin, pindutin mo yung lock. Pindutin mo. Yan. Very, very good. Okay? It's testing time. Ay, nakita yung panty mo, dilaw. Nakita yung panty ni Mang. Pakita mo sa kanila sequence kung pantay. Yan. Again. Ayan mga bossing. Yan. Hindi na chamba. Hindi na chamba talaga, marunong na siya. Sira yung kable. Kable na yun, ano. May trouble yun. So again mga bossing, ganyan lang po ang pag-crimp sa conventional LAN setup. So kailangan talaga meron tayong cable tester at merong crimping tool. Hindi pwedeng dugtong-dugtong po dyan. Hindi po yan pwedeng extension. So sige mga bossing, again, Madam Mangku on. Ano daw yun? On. Para sa inyong ano, i-English pa kasi, nagagaya ko yung mga ibang kapatid natin yan eh. Again mga bossing, crimping, ano ba to? Okay, crimping a conventional LAN configured
cable, di ba? Masyadong technical, di ba? From splicing and crimping. Pinakita po natin yan. Una, nagkamali pa siya. Natural yung magkakamali kayo talaga. Tsaka, kanina pa lang siya natuto niyan. Okay, mga bossing! Panty mo dilaw. Rock and roll.